sa NXP Solid. Would you think this draft will be the key for them to tie up the series because they already won down dito sa Bren Esports? That's the question, Butters. Upisa na ang second game. Let's see how will NXP try to take that one game back. But you do note, ladies and gentlemen, na this is a best of five. So hindi nyo pa kailangan, alam mo yon, kung maging 1-1 to, kung maging 2-0 to, it won't really end by game 3. Matatapos lang to, possible ang earliest game 3 or game 4. Yes, game 3 or game 4. Pero kasi, di ba, there is this thing that Bren Esports said they want to finish this flawlessly. And NXP Solid, if they could at least chip one win, that would definitely boost their morale. And tatandaan mo, one win lang. 3-0 ang prediction. Oo. Medyo strong words, pero sobrang strong. Pinagyan nila agad dito si Lasty. At ito, yung tubig. Pero mas malakas yung tubig ni H2O. That's gonna be an early 2-0 lead para sa NXP Solid. Ito na nga kaya ang pagbawi ng api. So ano nga ba yung opening ng Karita dito? Even kaya nga sinasabi na it's not the strongest of heroes in the meta. Kasi kailangan mo makuha yung level 4 mo. Yes. Hindi ka kasing consistent as the other supports na nagagawa nila ngayon. No? Onting bato-bato lang, okay na. Ngayon, si Kadita, may requirement siya para maging effective. Yung Breath of the Ocean, yung bilog, yung ano, nag-knock up, hindi ganun ka-reliable yun sa totoo lang. Eh. Yes. May ano, napakahirap ilan dun. There's a certain time pa before siya mag-pull off. Pero pulling it off, lucky si dito. May takas pa nga naman din. Pero half HP na siya dito. Now, it's look like NXP Solid ngayon ang nagda-drive ng tempo dito sa game number 2. And kasi ako isipin mo rin pala, no? Yung draft dito ng Bren Esports, medyo mabagal siya sa early game. And looking at it, madami lang talaga silang panghabol dito kay H2O. And H2O, as long as he's getting those skills na hanap niya yung farm na gusto niya, I think he's gonna do great. Pero dito naman sa may baba, there is MB and H2O to take out yung shields dito sa turret on the bottom lane ng side ng Bren Esports. So if you would look at this, Avarice ang kinuha ni Ribo on that Barats. Yes. And Barats kasi yung usual kinukuha sa kanya, it's either Avarice, pero ang most common is yung Festival of Blood. Totoo yan. Totoo yan. Kumbaga, sustain. And that, I believe, the only Barats na nanalo sa atin dito coming from Dilar, he actually uses Festival of Blood. Pero speaking of blood, madugo ang laban dito. Yung tubig naman ng kabila ang nawala. Yawi rito, Hubble Bread is for Carl TZ. Going in, pero masyadong makunat yung Kufra dito. TP out na muna, dalawang miyembro ng NXP Solid. And Flap, dito hinahanap niya etong si MB. Pero MB doon, eh, makakapag-recall naman siya. It's not going to be a problem for him. Ribo onto the top side. Talagang makikipag... maganda yung Avarice dito, especially against Uranus. Kasi ang ginagawa ni Uranus din, lumalapit din siya sa'yo. Kaya naka-Avarice siya. So, ibig sabihin, patas kayo. Nag-Avarice ka, nag-Avarice siya. Yes, yes. Pero yun na nga, mukhang makukuha yata dito, Butters, yung first turtle ng Bren Esports. Pero contest ang sagot dito. But yung Ling ang nakakuha doon nung turtle. Habol na naman dito sa buong base. Papasok NXP Solid. Unti-unti silang nadidismantle dito. Flap PC on the other hand. Doon sa likod siya yata yung may iwan Lusty. Nako, mali yata ng mga target dito. NXP Solid at least gets one kill. Pero I guess Bren Esports yung medyo nakalamang or rather na-tie up nila dito yung network. Okay, so nakita mo naman yung ginawa dito ng Bren Esports. Kinabol nila diretso si H2O. Oo. Ngayon, si H2, wala siya magagawa eh kasi kailangan niya talaga tumakas kasi ang habol sa kanya, si Baksha at saka si Flap. So as long as walang way yung NXP Solid dito, napagkiwalayin yung tatlong yon sa isa't isa, hindi makakahanap ng free hit si H2O dito. Makapagdilan damage si H2O, pero dun sa may dalawang pinakamakunat na hero dito sa side ng Bren Esports. Ang ano eh, ang isa pa dito eh, no? Once nakapag-traceless na dito si si automatic H2O. Oo, automatic. Specifically, ang ganda rin ng ginawa kasi talagang dinive in siya dito ng mga members from Bren Esports. Pero still, this is an even ball game. Hindi ito katulad nung nangyari nung game 1. May dikit sa pader. That's gonna be Yawi getting down for you. NXP Solid looking very strong on game number 2. Okay, so ang ganda na ginagawa ng NXP Solid dito, no? Na-utilize na nila dito yung hero ni Yawi. And this is where Yawi
actually shines. Yung mga paunti-unting pag-setup ng momentum sa mga initiation, ang ginagawa niya, nag-start siya sa pick-off. Tapos pag nag-start siya sa pick-off, tumataas ang tumataas yung nauhuli niya. Tapos dun sa may pinakadulo, sa pinaka-crucial, dun sa mga winning games sila with this Kufra, makakahuli siya ng apat, makakahuli siya ng tatlo. Yung mga sobrang crucial talaga na play. Totoo yan. Pero one thing, medyo maganda yung sinabi mo kanina during the pre-game, is that ganang-ganang ngayon for NXT Solid, yung dalawang side lane nila, hindi ma-penetrate ngayon ng Bren Esports. So, ibig sabihin, hindi din magagawa ng Bren na, natatalo tayo sa may mid lane, nagkakaroon tayo ng problema, taka po na tayo din sa may side lane kasi merong madaling hulihin dun. Oo. Hindi ganun eh. Hindi talaga ganun. Pero ito, another turtle na naman ito. Will Bren Esports once again take this one? That's gonna be the question. Pero may kasa na doon si Yowie. Pero medyo malayo yung kanya. Hindi niya magamit yung Tyrant Stage. Another one na naman para Kylie. Pero H2O, siya yung lumubog. Siya nga yung tubig dito. Pero habol na naman Bren Esports. Sa kanila na yata ang bola. Flat PC might actually go down. Pero si Yowie ang nawala. Bawi dito. Oh my 3-1 ang nawawala. Sunod pa si Renny J. Almost a wipeout. Is it a wipeout? It may be dahil ang buong miyembro ng NXP ay napura sa laban na yon. And ito yung kilala nating Bren Esports, ladies and gentlemen. Isang maling pwesto, kaya nila kayong i-wipeout ng ganun lang. Ito yung sinasabi natin, for NXP Solid to win the series, kailangan malimit nila yung mga positioning mistakes sila. Katulad neto, they got H2O. Tapos yung takbuhan portion na to, this is where the fun starts for the side of Bren Esports. Kung papansinin mo, yes, kaya sana nila i-take down, pero nakakatakot din kasing bumalik doon just because yung mga items dito na sa side ng Bren Esports, maganda na. Tignan mo nga dito si Flap, naka-toughness boots na siya, naka-deadly blade na siya, and papunta siya doon sa kanyang defensive item. Hindi na siya mangangarap dito kumuha ng offensive item kasi alam niya at this point on, si Carl yung bahala kasi naka-endless battle na siya. Yes, yes. This is not something na madalas. Yung mga previous na mga link natin, di ba, nagdi-demon hunter sword sila. But this is a more aggressive approach para sa isang link. Endless battle, ladies and gentlemen. Now, yung early lead ng NXP Solid ay unti-unti nang nawawala as Bren Esports are taking the mid game. 3,000 lead sila dito mga tol. And NXP Solid, I guess they still strong on their respective side lanes. Pero yung top mukhang mawawala na din. Pero one thing na maganda pa rin is hindi pa rin nawawalan basta-basta ng buff dito si H2O. Yung in terms of map, malaking ano yan eh, malaking statement yan kapag nawawalan ka na ng buff eh. Hindi ka na nakakuha ng buff. Ibig sabihin, yung gubat mo, wala ka ng pagmamayari doon. Yes. Parang ano eh, total control da ng kalaban nyo. Pero ito na naman, nakahulihan na naman sila dito. And si Chester ang nahuli. Ang ganda ng Winter Truncheon doon ni Chester. Pero ang tanong, enough na ba yun? Dahil yung revitalized nila pag doon, habol dito, look at Black PC, that Black Dragon going inside the base dito ng NXP Solid. Pero may kapalit yun, si Lusty yun. Pero na ngayon, 1-1 ang palitan, buo parehas. Parehas lamang. Yun yung gusto ko sabihin. Those are both utilities. Yes. So, para sa side ng NXT Solid and Bren Esports, wala talaga totally nakalamang doon. I feel that NXT Solid got the win there. Kasi kung iisipin mo din naman, sila yung, ano yung, sila yung nilamangan ngayon eh. Yun nga eh. Kahit anong kill na makuha nyo at makipag-trade kayo ng 1-1, automatic, okay, yun para sa inyo. Pero ang hindi lang kinaganda doon, nagkaroon ng libreng take yung Bren Esports doon sa turtle. Yes. It's a total of 3 turtles secured by Bren Esports dito sa laban na to. Now, NXT Solid is back on what they had on game number 1. Though they have a good lead nung early game, medyo wala na yun ngayon. And now, they're back on the drawing board. They need to fix. Though, speaking of late game pala, Butters, would you think NXP Solid could still come back from this one? We could see that Renny J dito, halos hindi pa siya, kumbaga 3-1 siya, kaya niyang i-hold yung lane niya, pero if it comes to worst, Bren Esports, kaya pa rin siya ditong burahin. And clearly, this is going to be one hard fight at this point for the side of NXP Solid. Mahirap to in a way na kailangan nila maging maingat or maging delicate sobra sa mga next na decisions nila. Kasi nakita na nga natin, isang maling decision na nagawa nila kanina, hindi buo yung loob nila sa turtle. Ang nangyari na wipe out sila bigla. Totoo. Totoo yon. And I was seeing here, Yowie, medyo aside from the pick-off na nagawa nila kanina, kay wow! It's like a bait dito for few. I guess alam niya na may tatalon sa kanya doon. Pero going back,
Aside doon sa pick-off kanina kay Few, hindi na tayo nakakita na magandang initiation again kay Yawi. Mm. And the Yawi factor dito, kailangan natin makita ulit. Ito yung nagsasalba sa mga laro na NXP Solid kapag walang-wala na sila. And tingnan natin kung malalabas pa nila. Yun nga, dahil hindi nalalabas, dahil papasok bigla. Doon si Carl, or rather si Flatty, pero may Winter Tronjon. Si Chester, hindi mo ako basta-basta mabubura, tol. Pero si Lusty yata ang gusto nila ditong punteriyahin, pero makunat ang kulong. Pero may tulong doon sa gitna, Carl TC. Medyo iba-iba yung laban dito, pero yung tore na lang daw, sabi ng Fred Esports. Nakuha yung mga tore, pero pasok doon. Pero masakit ang damage doon ni Carl TC. Pero si Blue, pumasok with a Fred of the Ocean, double kill dito ang Kadita. Inyo bang nakita na halos naubos na ang mga miyembro ng NXP Solid? Isa na lang ang natitira, it's Renny J. Ngayon, ikot-ikot doon. Kaya mo bang depensahan to? Kailangan niya yung gawin dahil matatalo sila pag di niya napatay ang Minion Wave. Though, nagawa niya yon. Pero ang tanong, aabot ba rito si Chester? Aabot ba dito si Yawi? Minion Wave, nag-spawn na dito, I guess. Red Esport has to call an update dahil hindi mo na nila to matatapos okay. Ngayon. So umalis sila doon just because hindi nila mo nila tinapos kasi wala namang rush eh. Mm-hmm. Kapag ka nahuli sila doon ng NXP Solid, na nagstay sila doon at ganun kababa yung mga buhay nila, ibig sabihin magkakaroon yung NXP Solid ng sobrang taas na gold swing papunta sa kanila. Yes. Kasi matitakedown nila yung isa-isa dito, yung mga na-side ng Red Esports. Brand Esports, ginawa nila yung smart move dito. Hindi sila nanggigil. Mm-hmm. Ang ginawa nila, regroup. Wala tayong minions, wala tayong buhay. Hindi naman natin matatapos to. Kung magmamadali tayo dito, mabibigyan nila tayo. Yes, mabibigyan. And that's very disciplined for Brand Esports. Yes, and props to Renjay. Kasi kailangan niya talaga na i-clear yon. He has to sacrifice himself para dito sa laro na to. Or else, for sure, from that moment, talo na ang NXT Solid. Brand Esports... How do you beat these players kapag ganito yung pinapakita nila? NXP Solid dito, magma-match point nga ba tayo agad? That is the question. That is really a question. What a better question is, today is Yellow Day. Kuya Butters. Totoo ba? It's the Yellow has been winning. Only kanina, ngayon ang Brain. Pero ngayon, NXP Solid still trying to hold it on. And Renny J, hindi siya naging successful na manakaw yung Lord. Siya yung payong nawala. Now, it's gonna be a tight. Nadilaan si H2O. Naku! Tinura! Tinura! Tarara! Pero yun na nga, yung H2O ay mabubura. Sa may likod, may Winter Tranches. Pero wala pa rin yun dahil wala ka pa din matitira sa iyong buhay. Now, four members of NXP Solid are going down. Gawin mo ng lima dahil ang base nila dito ay mawawala. Pero sabi ng Brent, pipi muna. Pero sila sa gilid. Nakailan sila, wala silang minion. Oh my, this is gonna be it. 2-0 match point already for Brand Esports. Magawa nga kaya nila ang kanilang sinabi. 3-0 daw for Brand. That's gonna be the question. Matutupad nga ba? Yun ang tanong. Matutupad nga ba ng Brand Esports?